Aerox 155 monoshock. Kita po. Hindi pa naliligo. Hindi pa naliligo yung Aerox ko. Sika lang. Ayos ba? May lead po ito sa loob. Yan. Disc brake, big disc brake. So yan. Isda. So ito po yung, actually nasira yung ano niya. Ito yung headlight. Actually po nasira yung gauge niya kasi nag-sunburn. Then, pero napayos ko na kay Johan Works. Kita po, wala po itong gauge. Nag-sunburn yung dito, malaki niya. So pinayos ko kay Johan Works. Legit po yun. So ito. Actually, ang kulay nito, matte orange black. So, dapat dito orange yun, matte orange. So, din ito black dapat. So, pinalit ko. Ito ginawa kong orange, din ito ginawa kong black. Sa body niya. Then, nakamuno siya. Ito, ito yung plaka. So, nakamuno siya. May putik pa yan. So, paano ginawa yung monoshock at saka yung undernet niya? Actually po, itong undernet niya, ito, nakita niyo. May pinasadya ko po ito. Actually, ito po ay anong body pillar po ito. Yung sa pang kuan ba? Yung sa paggawa ng body ng mga truck, yung ganon. Ito then ito yung sa ano to, sa shock ko ito, sa monoshock. Then yung shock po nito ay nasa gitna. Ito po. Para makikita po dito. Ito. Yun o. Kita. Yung may bolt doon. Yung may bolt. Hindi ko po ito ginagamit kasi may sira pa yung gauge. Pag naibalik ko na yung gauge, maliligo na po ito. So, paano ko ginawa yung ano monoshock niya sa gitna? Actually po, may bracket po ito dito. Kung nakikita nyo, may bracket po siya dito. Itong bracket na ito, yan, flat bar yan. Then, nasa gitna, may bracket sa ibaba, may bracket din sa ibabaw, andito sa box. Actually, yung box niya dito, yung U-box niya, may cut yan. Ito. I-open pa. Yun. Ano, raincoat. Ito, bracket dito. Bracket sa ibabaw at bracket sa ilalim. Tapos, makikita ko dito, malaki ang cut niyan. You know, may cut yan. Ito, box, ito, U-box. May cut yan para magkasya yung shock niya. Hindi lang ginawa ko. Bumili lang ako ng mudguard tsaka kinat ko para magkasya yung
shock niya. Yan. Kitang-kita ha. May bolt pala yan dito para matibay yung bracket. Actually, pag nagpagawa kayo nito, dapat nakatanggal lahat ng fuse. Sa ICU niya, doon. Lahat ng fuse, lahat. Dapat walang dapat nakatanggal lahat para hindi po masunog ang mga pisa ng Aerox mo. So ito po yun. Ibalik ko muna ito kay para. So kawawa tong Aerox mo, parang may sakit. Pero maganda tong pagkagawa. Itong tire niya sa likod, malaki na to. 150 by 70 by 14 Pirelli engine. And then bumili ako nito, mudguard, sa online lang, para hindi yung putik dito lang. Kasi nung dati wala itong mudguard, yung putik hanggang sa ulo ko, hanggang sa ulo ng driver. Grabe, maputik talaga. So ito na yun, ito na yung underneath niya. Maganda naman. Pag nabalik na yung gauge ko, sako lang. Wala ko pambili ng tabir. So pag nabalik na yung gauge ko, maliligaw na siya. Lalagyan ko ng base one para maging makintab na siya. So sa ngayon, dito muna siya. Matutulog muna siya dito. Kasi wala pang gauge eh. Sabi ni Johan Works, ngayon May 30 ngayon. So ang sabi niya, may balik yung gauge ko sa ano na, June to. Sa LBC. Then dahil lockdown ngayon, so baka ma-receive ko yun ano na, June 10 or June, mga 2 weeks ganyan, 2 weeks to 3 weeks. So ito yung mga alaga ko. Yan, mga gutom na yan, wala pang kain. Dyan muna sila. So ito yun guys. Sige lang, pag naibalik na yung gauge ko, magvideo ako ulit para makita nyo yung full, yung kompleto na siya. Then napaliguan na para then itong ano ko, itong headlight ko, ma-own ko na siya. Parang si Cybertron na. Sige guys, yun lang po. Salamat.